simpleng picnic, simpleng banding, kasama ang pamilya, wala talagang makakatumbas sa saya. Kaya samahan nyo kami guys for today's video. A day in my life as a bayot na nakauyab ug lalaking nga buotan kaayo ug mapinalanggaon. For today's video day! Okay, for today's video day mga ka-heart, no? Adto day may sasalo kasama si mama ug si papa kay mangwa daw mi og kanaang kanang giingon nila og tilapia mamukot daw mi mga ka-heart, no? Pero bago tayo magpadayo, no? Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please subscribe at huwag mong kalimutan din mag-follow din sa aming Facebook page mga ka-heart. So okay, kanaang karon good nga adlaw mga ka-heart, no? Di wala ni siya plano nga magpunta mi diri sa ilog si papa lang kasi nagsabi na mag-ano kami, mamukot kami, pamukot kasi ang tawag dito yung may net ba tapos dito magsulod ang mga tilapia kaya mahuli sila. Ay, parang ganun nga siya. Basta pukot ang tawag sa amin. Iwan ko anong tawag yun sa inyo mga ka-heart, no? Kaya guys, hindi na lang kami nagpa tumpik-tumpik pa noon. Sumama na lang kami kasi wala naman kaming ganap dito sa bahay. At saka para din naman, meron din kaming magawang content, ma-upload para hindi mablangko ang araw namin. At saka namimiss ko na rin maligo ng ilog. Kaya sumama kami dito mga kart. At hindi naman masyadong mainit kaya nagora na lang kami. At ito yung first salang nila mga kart, no? Kasi dito kami nag-umpisa sa mababaw. Kasi merong nakita si Papa na dumadagan-dagan ng mga tilapia. Kasi si Papa kasi guys, expert yan siya kasi taga isla kasi sila dati. Pero ayan yung mga kart, namumuti talaga yung mga tilapia. O di ba? Sumbrang ganda, nakaka-enjoy talaga sumama ng mangwa na mga isda. Pero yung tilapia dito sa ilog namin mga kahart, no, baka magtaka kayo, kinukuha namin yung maliliit. Ganito lang po talaga kalaki ang tilapia dito sa ilog namin mga kahart. Kasi ano, hindi ito pareha sa mga tilapia na nabibili natin sa pilingke kasi sa ano yon, sa fish pan yon mga kahart. Iba kasi ang tubo sa tilapia sa fish pan o ikumpara dito sa tilapia sa ilog. At saka din wala na masyadong malalaking tilapia kasi nga marami ng mga tao na nangunguha din kasi hindi na sila bibili kagaya namin, hindi na kami bibili ng ulam, di ba, libre na. Kaya wala na kami nakikita na tilapia na malalaki talaga. Pero mga ganitong tilapia kalaki mga kart, no, okay na to siya uwi kasi ikumpara naman sa mga dili, sa mga putput dyan o parang ganito lang din sila pero okay na to siya. Libre na talaga ng ulam basta magsipag ka lang talaga. Meron ka talagang ulam mga ka-heart, no. Mausad ni ang pinakanindot diri pag maguli mi diri sa bukid or sa aming lugar kay kung gusto namin mag-ano ng ulam, meron talaga kaming mapupuntahan kasi meron din namang gamit si Papa na pangpukot ng isda kaya napaka thankful talaga namin guys. At ang saya din sa pakiramdam na habang tumatagal naging close na rin si jowa nila mama at ni papa. Parang anak na din si jowa nila mama. Kaya ang sarap talaga sa feelings na magbanding kayo kahit ganito lang kasimple. Hindi lang tayo maghangad ng mga bunga pa kasi ang kasayahan sa isang tao is hindi yan matutumbasan ng gaano ka bongga, gaano ka daming pera para maging masaya ka. At ito na nga pangatlong salang pero sobrang dami talaga mga ka-heart kahit yung pukot ni Papa is sira-sira na daw kasi sobrang tagal pero thankful pa rin kami ni God kasi meron pa rin kami nakukuha kahit medyo gabok, marupok na yung ano ba yung pukot ni Papa. Tsaka kinukuha na lang namin lahat, wala kaming tinatapon kasi nga masarap din ito iprito kahit ganito kalalaki. Tapos pag meron kaming makikita or may manghingi para din may maibigay kami sa kanila. At saka nagbaon na rin kami ng kanin kasi nga masarap din ito kilawin. Saktong-sakto yung maliliit na tilapia kasi kikilawin namin to mga ka-heart. Na-try nyo na bang kilawin yung tilapia? Basta mga ka-heart, pag na-try nyo talaga, sobrang sarap talaga ang lasa ng tilapia pag kikilawin. At umuwi na kami dito sa aming pwesto mga ka-heart, no? Kasi marami na kami nakukuha at ito na nga hinahanda na nila yung aming kikilawin. Ganito lang po siya mga ka, kinukuha lang po yung tinik at tapos hiniwa-hiwa ng ganito. At tinawag ko si Jowa kasi maglafang na daw kami. Ito na po yun guys, yung itsura ng natimplahan na nilagyan na ng amin na mga pang spices. Ito na po guys. Kain pala tayo mga ka, sobrang sarap talaga kumain din dito sa ilog. Sayang wala walang saging. Mas masarap din sana pag may saging na nilaga mga ka, i-partner yung kinilaw. Ang tamis talaga guys yung ano guys,
yung lasa ng ano tilapia kasi sobrang fresh, kakakuha lang tapos gikilaw na mo. Lami jud kaadyo mang katamis yung lasa niya. Nakatry na ba bud mo guys pagkakain sa ilog or sa tabi ng ilog? Sobrang sarap talaga kumain, parang sobrang gaganahan ka talaga ba, or ganahan ka mukhaon pag diri ka sa salog maligo. Kasi dati guys, kahit ginamos lang sobrang sarap talaga kumain guys, pero pag sa atin takakain parang walang masyadong gana. Pero dito talaga sa salog guys, sobrang sarap talaga ikain. Iwan ko ba anong birtod pag dito kakain sa ilog. Siguro guys, yung agos ng tubig at saka nakaka-relax, kaya ka na gana kumain ba. At pagkatapos naming mukhaon guys, no, si Jua guys nag-ano siya ng ulang or yung maliliit na crabs para isama namin sa pagpaksiw na tilapia. Kasi matagal rin wala ko kakaon ng ganang maliliit na crabs, ng tulo. To, may tawag sa amon na guys. Iwan ko anong tawag sa inyo. Basta maliliit na crabs dito sa amin. At hanggang dito na lang muna mga ka-heart, no. Ito lang muna ang update namin sa aming Vukid Explore. Kaya abangan nyo po ang aming next na vlog dito sa Vukid. Maraming salamat!